Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar-Gasang. Pinsalang iniwan ng bagyong paeng sa probinsya ng Batangas, tinalakay sa Execom Members Meeting. Para sa detalye, makakasama natin live si Andrew Bernardo. Andrew? Ivy, sa bayan ng San Juan dito sa Batangas, naglandfall si bagyong paeng noong nakaraang Sabado. Pero tinamaan ito yung agrikultura at infrastruktura sa iba't ibang lugar dito sa Batangas. Malawak ang pinsalang iniwan ng bagyong paeng sa lalawigan ng Batangas. Ito ang lumabas sa pagpupulong kahapon ng mga opisyalis ng Batangas 5 araw matapos na manalasa ang bagyo sa lalawigan. Sa ulat ng Provincial Agriculture Office, nasa 282 million pesos ang naging pinsala sa pananim, pangisdaan at livestock. Actually, ang aking pong estimated na kailangan nila, kung titignan po natin, is amounting to 99 million kung sub-certified seeds. Mga seeds po, mga siyempre abong. Base naman sa assessment ng Department of Public Works and Highway at Provincial Engineering Office, aabot sa kalahating bilyon ang pinsalang iniwan ng bagyo sa infrastruktura. Hindi pa kasama doon ang Pantilan Bridge kasi kanina sa meeting, so ito ay nasa ilalim ng DPWH ng Quezon. Kulang yung aming QRF at talagang hihingi tayo ng tulong sa national. Suma total, aabutin daw ng mahigit 1 bilyon ang pinsalang iniwan ng bagyong paeng sa Batangas. Hindi pa kasama dito ang halaga ng 3,000 partially damaged at 200 totally damaged na mga bahay sa lalawigan. Tubig. Napakarami ng tubig baha na puminsala sa maraming sektor natin. Mga nasugatan, namatay, yung mga na-displaced, ang dami. Inirekomenda naman ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO ang 5,000 hanggang 25,000 financial assistance para sa residenteng nasiraan ng bahay at para sa kaanak ng 6 na nasawi. Madadagdagan yan at titingnan natin basta to the maximum gagawin natin yung pagtulong. Hindi dapat matapos ang taong ito. Ito ay dapat matapos. Pero pipilitin natin within a month, ito ay matapos ito. Ivy, ayon sa PDRRMO, sa ilalim daw ng state of calamity ay magagamit daw nila yung kanilang quick response fund na more than 70 million pesos. Sa ngayon naman, patuloy yung kanilang ginsasagawang assessment para naman malaman kung magkano yung halaga ng pinsala doon naman sa mga nasirang bahay. Ivy. Maraming salamat, Andrew Bernardo. Maglola sa Talisay, Batangas, patay matapos matabunan ng gumuhong lupa noong kasagsagan ng bagyong paeng. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Doble dagok para sa pamilya Lumba ng Barangay Sampaloc, Talisay, Batangas ang iniwang epekto ng bagyong paeng kamakailan kasabay ng pagkasira ng tinutuluyang bahay. Nawalan din sila ng dalawang mahal sa buhay. Patay ang 57-anyos na lolang si Lourdes de Rojas at 13-anyos na apong si Leslie Antelabero. Natabunan sila ng gumuhong lupa sa kasagsagan ng bagyong paeng. Sabi ng pamilya, pasado alas 7 ng gabi nung Sabado nang gumuho ang lupa. Naglilinis daw ang maglola sa loob ng bahay nang mangyari ang trahedya. Malakas ang ulan. At saka hangin ako, malakas din ako. You know, di sigaw ko na sigaw nang humingi ako sa pulo.
Yung aking mga asawa at yung apo, tinatawagan ko, wala nung nasagot. Buti kasi sabi ko pa nga, yung sa isa kong asaso, ano yung, alba ka nandiyan si Leslie, hukayin mo na, hukayin mo na, hukayin, bilisan mo, nandiyan dyan lang yun, bilis. Alas 11 pa po yung nakita, seven. Opo, wala na po talaga. Yung po mga katawan niya, durog-durog po yung mga buto. Kwarto ito ng bahay ng pamilya Lumban at sa bahaging ito natagpuan yung katawan ni Leslie. Katabi lang niya yung kanyang lola. Ang kwento ng pamilya, lagpas tao na putik na may kahalong bato ang tumabon sa katawan ng mga biktima kasama pa yung naglalakihang punong kahoy. Tanggap na rin ng pamilya ang nangyari. Hindi na nagbigay ng pahayag ang pulisya sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Pero batay sa report na ibinigay sa news team, may isa ring sugatan sa insidente. Nagpaabot na ng tulong pinansyal ang lokal na pamahalaan at barangay sa pamilya. Nagpaalala ang barangay na maging alerto sa lagay ng panahon sa lahat ng pagkakataon. So kailangan po sumunod po tayo sa protocol ng barangay. If ever po na nag-announce ang barangay na kailangan na po nating mag-evacuate, sana po sumunod ang mga kabarangay natin. Dumulog na rin daw ang LGU sa Mines and Geosciences Bureau ng DENR para magsagawa ng assessment sa lugar. Pag-aaralan daw ito, dito raw manggagaling ang rekomendasyon ng tanggapan kung ligtas pang tayuan ng bahay ang lugar. Doon kami ngayon paabot namin sa mga tao na ito yung findings. Para naman magkameron sila ng agarang pag-iingat. At kung kailangan huwag nang tirikan ng bahay, ay huwag na. Sa Linggo, nakatakdang ilibing ang dalawang nasawi. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Health Authority, nagbabala sa publiko ukol sa mga sakit na maaaring makuha sa maruming tubig. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? AIDS, typhoid, cholera at gastroenteritis. Ilan lang yan sa mga sakit na posibleng makuha sa pag-inom ng maruming tubig. Kaya ang paalala ngayon ng Health Authority, maging maingat at mapunuri sa tubig na iniinom. Galon-galong purified water ang binibili ni Gemma ng Barangay Balakilong, Laurel, Batangas. Ito na ang iniinom nila sa bahay. Nagka-diarrhea raw kasi siya at sumakit ang tiyan ng ilan sa miyembro ng pamilya. Dalawang taon na ang nakakaraan. Ang suspecha nila dahil ito sa tubig sa poso. Dahil sa mga pag-uulan at baha sa lugar, napansin daw niyang nag-iba ang kalidad ng tubig. Ginagamit pa rin naman daw ang poso, pero hindi raw siya nagmimintis pakuluan ng tubig. Minsan po pag nagtungga po kami, madumi yung nalabas. Siguro po dahil po sa baha, lalo po pag galing sa ulan, yun po ang nalabas sa poso. Mas pinipili raw ng maraming residente na bumili ng purified water lalo at tag-ulan. Yung mga tao po, aware po sila sa paggamit ng tubig. So, sinisecure nila yung health nila. Sa isang post ng DOH Calabarzon, nagpaalala ang ahensya sa publiko na maging maingat sa paggamit o pag-inom ng tubig. Posible raw kasing may dalang mikrobyo ito pagkatapos ng bagyo, pagbaha o kahit pagguho ng lupa. Hindi na lang daw simpleng ubo at sipon ang usong sakit ngayon. Dapat daw bantayan ang tinatawag na wild disease o ang waterborne infectious disease, influenza, leptospirosis at dengue. Ayon sa isang general practitioner at rural health physician sa Rosario, Batangas, ilan pa sa posibleng sakit na maaaring tumama sa tao ay gastroenteritis, typhoid at cholera. Numero uno na po dyan ay yung pagtatait, pagsusuka po. Na pwede pong, kung yan po ay lalala, pwede po natin ika-hospital po na po madidehydrate ang ating mga anak po. Hindi lang din daw basta pinakukuluan ng tubig. Dapat din daw na maging malinis sa pagluluto. Before po natin i-boil, mas maganda po ay salain na humunan natin kasi baka po meron pa po yung, ang pagbo-boil po kasi mapapatay po natin yung mga bakterya sa... Pero po kasi minsan po meron po pong kasamang mga lupa, may ano, yung maganda po yung salain muna bago niyo po muna pakuluan. Pinagdodoble ingat din ang mga nasa extremes of age. Ito raw yung mga bata at mga matatanda o senior citizen, pati na rin ang mga may comorbidity. May mahihinang resistensya raw kasi ang mga ito. Doon po papasok din yung ating advice na hanggat sa kaya po ay kakainin po natin na masusustansyang pagkain ating mga kapamilya. Palakasin po natin ang ating immune system. Bukod sa healthy eating habits, ang payo ngayon ng mga otoridad Ace ay dapat daw panatilihin yung malinis na paligid para iwas sakit. Balik sa iyo, Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Team
sinumbog ang 32 anyos na helper na kinilalang si June Atienza matapos umanong mangikil ng pera sa mismong may-ari ng cellphone na kanyang ginagamit. Ayon sa imbestigasyon ng pulisya, humingi umano ng 6,000 pesos ang suspect sa anak ng may-ari ng cellphone. Nagbigay pa umano ito ng GCash number kung saan ipapadala ang pera at dito na nalaman ang lokasyon ng suspect na sa Barangay Rilio, Tuwi, Batangas. Nang mahuli na ang suspect, kaagad nila itong dinala sa himpilan ng pulisya upang masampahan ng kaukulang kaso. Pinuntahan nila yung may-ari ng GCash account. Kinausap nila at sinabi nila na magpapadala sila para malaman nila kung sino yung magkiklaim. Ang sabi lang po niya, nabili niya sa may palengke pero hindi niya kilala yung nagbenta sa kanya. Jumbo Bridge sa Barangay Talahib, Pandayan, Batangas City, pansamantalang isinara sa mga malalaking truck. Tulay, pinangangambahang bumagsak. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, naantala nga ang biyahe ng ilang delivery trucks na dadaan sana sa Barangay Talahib, Pandayan kaninang umaga. Ito ay matapos isarang pansamantala ang tulay na nagdurugtong sa bayan ng Lubo at sa lungsod ng Batangas. Malaking abala ngayon para sa ilang mga motorista, lalo na sa mga delivery trucks, ang pansamantalang pagsasara ng Talahib-Pandayan Jumbo Bridge sa Barangay Talahib-Pandayan, Batangas City. Matapos kasing makitaan ng ilang bitak sa ilalim ang tulay, minabuti na muna itong harangan upang hindi na madaanan ng mabibigat na sasakyan. Ang delivery truck na ito, hindi na muna pwedeng dumaan papuntang De La Paz para i-deliver ang kargang mga paninda. Problema rin ito para sa mga pagbabagsakan ng mga produkto. Apektuhan din pong deliver po ng customer po at baka po sabihin hindi po inahatid ang order pong, mga order nila pong items. Ayon sa pamunuan ng barangay, na ipagbigay alam na nila ito sa Department of Public Works and Highways bago pa mag-undas. Mas makakabuti na ipasara muna daw ito dahil delikado na itong daanan ng mabibigat na sasakyan. Malimit kasing dumadaan dito ang mga heavy equipment trucks na may dalang produkto mula Lubo papuntang Ilihan. Napaka-busy na po nito. Papunta po ng Batangas City, papunta po ng Lubo, papuntang San Juan, dumadaan po talaga sila dito lahat. May mga bumagsak na ring mga bato sa bahagi ng tulay na pinangangambahan pang maging sanhi ng disgrasya. Kaya po sa patuloy po na pagdaan ng malaking overloaded ng mga trucks ay baka po talaga magkaroon ng disgrasya o ng aksidente. Ang truck driver namang si Reynaldo, ilang oras na raw naghihintay ng abiso mula sa kanilang kumpanya kung papaano ang kanilang pagtawid sa kabilang bayan upang ihatid ang inuming tubig para sa mga residente roon. Nahurong pundo kami iikot dahil sigsaguron. Kung iikot kami, madidisgrasya lang ho kami, lalo kargado ho to. Ma'am, hindi namin alam na ganito. Hindi, antala yung aming pagbiyahe. Mahirap po dahil hindi mahirapan kami kung ibabalik pa sa Lubo. Hirap, pagod at gutom na nga raw ang abalang dulot ng pagsasara ng tulay. Kaya ang ilang mga residente, nagmamagandang loob na magbigay ng maiinom at makakain sa mga apektadong motorista. Nakakaawa naman na kung walang makainan, naaawa sa mga taong hindi nakain. Samantala, ayon naman sa pamunuan ng barangay, gumagawa na sila ng alternatibong ruta na maaaring daanan ng mga truck habang hindi pa naiisaayos ang tulay. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang DPWH 5th District tungkol dito. Sa pakikipanayam nga natin kanina sa pamunuan ng Barangay Talahib, Pandayan, ay may koordinasyon naman na daw sila ng DPWH patungkol sa gagawing detour road sa lugar. Yun nga lamang, dagdag pa nila ay baka raw matagalan pa ang pagsasaayos ng tulay dahil maaaring tuluyan na itong sirain para maisaayos ang pundasyon nito. Balik sa iyo, Ace. Maraming salamat, Denise Abante. Bilang pag-alala sa 100th taong kamatayan ng tinaguriang General ng Karagatan na si General Ananias Jocno noong November 2, nakiisa ang kasundaluhan sa Batangas kasama ang lokal na pamahalaan ng Taal at National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Si General Ananias Jocno ay ipinanganak sa Taal, Batangas noong January 22, 1860. Siya ay naging kalihim ng digma sa pamahalaang pangkagawaran ng Batangas noong 1898. Siya rin ang kaisa-isang general na naglunsad ng malaking ekspedisyong militar laban sa mga Kastila patungong Kabisayaan. Pumanaw siya noong November 2, 1922 sa Arayat, Pampanga. Inalala naman sa pagunita ang pagpapahalaga sa kabayanihang ginawa ni General Jocno.
Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Optional wearing of face mask pinayagan na sa workplaces base sa advisory ng DOLE. Ang detalye sa report ni Andrew Bernardo. Sa inilabas na labor advisory ng Department of Labor and Employment o DOLE, nakasaad na voluntaryo na lang ang pagsusuot ng face mask sa workplaces. Kaugnay ito ng Executive Order No. 7 na inilabas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noon pang nakaraang buwan. Ayon sa pamunuan ng department store na ito sa Lemery, Batangas, malaki ang maitutulong ng advisory sa kanilang benta. Kasi yung mga customer naman po, mas komportable po sila na pumasok syempre sa mga establishment kapag walang face mask. Pero ang mahigit 10 empleyado ng department store, magsusuot pa rin umano ng face mask. For safety din po. Kasi yung iba, hindi naman po natin alam yung mga customer kung saan po sila galing. Siyempre sir, para makaiwas din sa ano, sir, mahawahan ng sakit. Para po din na maprotektahan ang kanilang kalagayan. Mga magulang ko po sa mga kapatid ko. Iba naman ang nais ng mga customer ng department store. Para sa akin sir, okay na rin po kasi minsan po eh, sa gabal din po sa ano eh. Sa pagtatrabaho. Siguro ngayon pwede na rin yung gayon dahil nakakaabala din naman nga eh. face mask. Ay, pabor na. Walang face mask. Dali na hapo ako pag may face mask. Bagamat sangayon, sa advisory ang samahan na manggagawa sa bansa, hinikayat nila ang labor employment na mag-inspeksyon sa mga establishmento. Para tingnan kung yung distansya between workers, yung ventilation issue, issue ng air condition, kung air condition yung workplace na sarado, ano yung pangangailangan na magkaroon ng face mask. Patuloy naman ang paalala ng health authority sa publiko na magsuot ng face mask. Ang face mask ito ay talagang magandang pananggalang sa virus. Unang-una, protection mo sa iyong sarili at protection mo sa iyong mga kasama. Hinikayat naman ng samahan na manggagawa ang pamahalaan na ipaunawa sa publiko ang advisory sa pamamagitan ng tamang information dissemination. Kasama si J.R. Manjares, Andrew Bernardo, Balitang Southern, Tagalog. Wala ng buhay ng matagpuan ang bangkay ng isang lalaki sa barangay Masalukot 2, Candelaria, Quezon. Nakasubsob ang mukha nito sa damuhan at may tama ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa imbestigasyon ng pulisya, nakarinig umano ng mga putok ng baril sa lugar ang mga residente bandang alas 2 na madaling araw. Naganap na pala noon ang pamamaril sa biktima. Sa ngayon, blanco pa muna ang pamilya ng biktima sa kung anong motibo sa pamamaril. Hindi pa rin matukoy ng otoridad kung sinong responsable sa krimen. Patuloy naman ang imbestigasyon sa insidente. Bali po, ang nakita po namin ay tatlo po. Sa may batok po, sa may puwitan, at sa may blinte. Hindi pa rin po namin masabi, sir, kung suspect or suspect. Sinalang pa po namin. Pero tuloy-tuloy naman sa rin namin follow-up. Tatlong pinakapinaghahanap ng batas ang natimbog sa magkakahiwalay na manhunt operation na ikinasa noong Todos Los Santos ng Calabarzon Police. Unang naaresto si alias Bitong sa Barangay Canlubang, Calambas City, Laguna, na may kasong 3 counts of qualified statutory rape, 3 counts of qualified rape through sexual assault, and acts of lasciviousness in relation to Republic Act 7610. Sunod na natimbog si Kasil Silihan na may kasong statutory rape sa General Nacar, Quezon. At ang panghuling nasukol ay si Opulentissima Jr. na may kasong rape at acts of lasciviousness sa Lipas City, Batangas. Samantala sa Chaong, Quezon, timbog sa ikinasang drug buy-bust operation si Rolando Ulatan de la Cruz alias Rolly ng operatiba ng PIDEA Chaong, Quezon. Huli sa aktong pagbebenta ng ipinagbabawal na droga ang sospek na tinatayang nasa 15,096 pesos ang halaga. Kasama sa nasamsamang ilan pang drug paraphernalia at buy-bust money na nagkakahalaga ng 500 pesos. Inihahanda na ang kaukulang kaso laban sa sospek. 11 suspected cases ng hand, foot and mouth disease na itala sa San Luis, Batangas ayon sa DOH. Nagbabalik live si Andrew Bernardo. Andrew?
IV sa tala ng DOH Calabarzon, 7 yung confirmed cases ng HFMD dito sa lalawigan ng Batangas. Pero sa nakuha naman natin na datos mula sa Rural Health Unit ng San Luis, mayroon na silang 5 confirmed cases. Doon pa lang yan sa kanilang bayan. Sa tala ng Department of Health Calabarzon, nasa mahigit 500 na ang hinihinalang kaso ng hand, foot and mouth disease o HFMD sa Batangas. 11 dito mula sa bayan ng San Luis. Pero ayon sa School District Office ng San Luis, may 31 silang suspected case mula sa iba't ibang eskwelahan sa bayan. Ang 2 estudyante ng San Luis Central School nagpositibo umano sa isinagawang confirmatory test. Kumuha lang po ng mga sample from the school na tinest. And from there po, na na-test, doon po may lumabas na may 2 po tayong nag-positive. Kindergarten at grade 3 student ang 2 nagpositibo sa sakit, agad na isinailalim sa isolation ng 2. Ganun din ang kanilang guro. Kinansila rin ang klase sa 4 na section ng grade 3 level. Ang akin pong immediate action, kahit po siya isang section lang, inuna ko po yung section na yun na mapakaon agad sa magulang. And then po yung mga dinaanan, possible ng bata na ilang classroom na masanitize po kaagad at madisinfect. Mahigit 1 linggo nang magaling ang mahigit 10 pasyente sa San Luis Central School. Pero ayon sa tala ng Rural Health Unit ng San Luis, 5 ang positibong kaso ng HFMD sa bayan. Tigis ang kaso ay mula sa Durungaw Elementary School at Taliba Elementary School. Habang out of school naman mula sa barangay Poblasyon, ang isa pang pasyenteng nagpositibo. Ibig sabihin, 5 na ang positibong kaso ng HFMD sa San Luis. Siyempre po, natatakot po. Umabisit na lang po yung may sakit para po makapasok din po ang may yung wala. Nag-iingat na lang po kami. Mahirap na magkasakit, sir. Mahirap ang buhay. Magastos. Kailangan mag-ingat. Doble ingat talaga. Ayon sa lokal na pamahalaan ng San Luis, hindi muna dapat pumasok sa eskwelahan ang mga batang nakakaranas ng sintomas ng HFMD. Pero kung sakaling dumami ang kaso ng sakit sa bayan, kung kailangang i-close ang buong eskwelahan ng halos 10 araw ay gagawin namin dito. Kaya ito ay minomonitor ng maigi ng aming taga-RHU. Panawagan ng health authority sa mga magulang ng estudyante. Kailangan pa rin panitilihin ang malinis na pangangatawan. Magligo araw-araw, iwasan ang pagpasok sa eskwelahan kapag meron ka ng simptomas ng hand, foot and mouth disease. Kasi ito ay madaling makahawa, lalo-lalo na sa mga bata. Dagdag pa nila, dapat hugasang mabuti ang mga kamay at gamutin agad ang rashes para hindi na ito lumala. IV, yung 2 estudyante mula sa San Luis Central School ay more than 1 week na sila na magaling. So ngayon kinukuha natin yung pahayag o kinukuhanan natin ng pahayag yung San Luis Rural Health Unit para malaman natin kung ano na yung status ng 3 bagong kaso o yung 3 bagong confirm na kaso ng HFMD dyan sa San Luis. IV. Maraming salamat, Andrew Bernardo. 5 oras na kawala ng supply ng kuryente ang mararanasan sa ilang lugar sa Batangas City bukas, Sabado, November 5. Ayon sa anunsyo ng Meralco, magsisimula ito alas 12 ng hating gabi hanggang alas 5 ng umaga. Apektado ng power interruption ang bahagi ng Batangas City Port Diversion Road mula sa Meralco Batangas Substation sa Barangay Banaba South hanggang President Jose P. Laurel Highway, kabilang ang Amihan Village, Toyota Batangas City at Total Gas Station sa Barangay Balagtas. Samantala, apektado rin ang bahagi ng President Jose P. Laurel Highway mula sa Batangas City Port Diversion Road hanggang sa Phoenix Gas Station sa kaparehong barangay. Bunsod ito ng pagpapalit ng mga pasilidad na apektado sa DPWH overpass construction sa nasabing lugar. Pumalo na sa 4,006,635 ang kaso ng COVID-19 sa bansa matapos makapagtala ang Department of Health ng 782 na mga bagong kaso. Umabot naman sa 3,924,064 ang kabuang bilang ng mga gumaling. Sa Calabarzon Region, umabot na sa 717,638 ang tinamaan ng virus, kung saan nasa 2,825 ang active cases. Nasa 708,359 naman ang kabuang bilang ng mga gumaling ayon sa DOH Calabarzon.
Sa Mimaropa region naman, umabot na sa 47,402 ang tinamaan ng virus, kung saan nasa 97 ang active cases. Nasa 46,038 naman ang kabuang bilang ng mga gumaling ayon sa datos ng DOH Mimaropa. Suman Festival ipinagdiwang sa isang barangay sa Tanawan City, Batangas. Mga residente nagpasiklaban sa street dancing competition. Tutukan yan sa report ni Mark Lavaro. Todo hataw ang mga kalahok sa street dancing competition na ito na bahagi ng pagdiriwang ng Suman Festival sa Barangay Balile, Tanawan City, Batangas. Matapos kasing manalasa ang bagyong paeng noong Sabado, itinuloy ng sangguniang barangay ang pagdiriwang bilang tradisyon na rin tuwing sasapit ang undas. Yearly naman po, pag salubong po ng undas, ay tradisyon na po dito ang paggagawa ng Suman Yakap. So naisipan po ng sangguniang barangay na mag-conduct po kami ng festival regarding po sa Suman. Isa raw talaga sa sikat na pagkain sa barangay ang Suman at pagkakakitaan na rin ng ilan. Yes po, marami po talaga dito nga gumagawa ng Suman, isa po sa kanilang pangkabuhayan. Bukod sa street dancing, nagkaroon din ng float parade sa lugar. Dagsa naman ang mga tao upang makisaya sa pagdiriwang. Ang amin pong kasali sa street dancing ay 5. Meron po tayong junior high school, senior high school, elementary, Words of Life, at saka po itong ating LGBTQ+ Balele. Pasasalamat din daw nila ito sa Poong Maykapal dahil isa sila sa mga pinaka naapektuhan matapos sumabog ang bulkang Taal. Pasasalamat at pagbabalik po normal ng ating dumaang pandemya. Mark Lavaro, Balitang Southern Tagalog. Tower of Power Benji Paras at anak nitong si Andre mapapalaban sa Bulahan sa key players ng Perpetual Altas. Ang detalye sa report ni Dayan Localiano. Ito na ang pinaka inaabangan ng segment at ang favorite naming part ng Bulahan, ang Pick-up line! Painit ng painit ang labanan sa NCAA Season 98. Ngayong weekend sa Game On, si Tower of Power Benji Paras kasama ang anak na si Andre Paras sa Las Piñas naman mapapalaban para sa Bulahan. Makikipagkulitan ang magamang Papa Bear at Baby Bear sa Pride ng University of Perpetual Health System Delta ang Perpetual Altas Men's Basketball Team. Dadalhin ang key players na sina Jeff Egan, Jello Razon, Lian Martel at Ray Barkuma ang magama sa nakaka-relax na garden area ng UPHSD campus. May patikim na food trip naman si Jello habang ang ibang Altas ay iiikot tayo sa iba pa nilang favorite spots sa campus. At alamin kung bakit muntik mapikon si Papa Bear Benji sa batuhan nila ng pick-up lines. Abangan ang two-part feature segment na Bulahan sa Game On ngayong Sabado at Linggo, 2:30 p.m. sa GTV. Samantala, bukas sa NCAA Season 98 Men's Basketball, abangan natin ang mga koponan na muling magkaharap-harap. Sa unang game, alas 12 ng tanghali, magkakaharap muli ang LPU Pirates kontra Perpetual Altas. Makabawi na kaya ang Altas o makuha muli ng LPU Pirates ang pagkapanalo? Sa ikalawang game naman, ang dalawang grupo na nangunguna sa team standing magkaharap muli. Binil Blazers kontra Letra Knights. Anong grupo na nga kaya ang mananaig? Abangan lahat ng yan live sa GTV. Dayan Localiano, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. SSS members na may existing loan pwede pa ring mag-avail ng calamity loan package. Calamity loan pwedeng bayaran sa loob ng 2 taon ayon sa SSS Batangas. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Ang bahay na ilang taong ipinundar, saglit lang nang nasira. Wasak ngayon ang kusina ng gurong si Ellen sa Barangay Sampalok, Talisay, Batangas. Nangragasain ito ng baha at putik dahil sa landslide. Bumigay ang bakod at pader. Hanggang ngayon, tambak ang mga gamit at damit na kailangang linisin. Sabi ni Ellen, matatagalan bago tuluyang maalis ang makapal na putik. Biro mo, gaano kalaking damage siya na uulitin mo na namang ipagawa. Alangan namang hindi mo ipagawa kasi syempre yung safety naman namin. Kasi ano to eh,
Tawag dito, magiging open area to pag pinabayaan namin ganyan. Ang sitwasyon ni Ellen ang gustong tulungan ng Social Security System o SSS sa kanilang Calamity Assistance Package o CAP. Inilabas ito alinsunod sa pagdedeklara ng State of Calamity sa Calabarzon Region. With this, at least man lang makatulong po tayo, di ba? Dahil mahirap, laging sinasabi natin pagka may kalamidad tayo, ang pinakamahirap is magsimula. Ayon sa tanggapan, 20,000 pesos ang maximum na pwedeng i-avail sa calamity loan. Pwede itong bayaran sa loob ng 2 taon. Pati mga pensioner, pasok sa 3-month advance pension. Kung ba, yun nga, payable in 2 years nga po, but then magdidepende pa rin po siya kung sa number of contributions ng mga tao and if they have current contribution or at the same time if they are not delinquent in payment of loans. Ayon pa sa SSS, papayagan ding mag-avail ng CAP kahit ang SSS member na may existing o kasalukuyan pa rin binabayar ang utang. Basta't on-time raw ang pagbabayad nito. Let's say salary loan po, and hindi naman po siya delinquent sa pagbabayad po, makakwalify po siya. Okay, kahit apo. Ongoing pa yung ano niya, yes, pagbabayad. Yes po, apo. For as long as wala po nga siyang loan delinquency. Okay. Mahalaga raw na updated ang personal information ng miyembro sa kanilang database, lalo ang address ng magsusumite ng loan application. Online ang filing nito, pero papayagan pa rin ang walk-in. Naghihintay pa rin sa ngayon ng SSS Batangas sa ilalabas na guidelines ng SSS tungkol sa CAP. Hinihimok nilang bisitahin ang kanilang website na www.sss.gov.ph para sa mga karagdagang impormasyon. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern, Tagalog. Kalabosong isang lalaki matapos mahulihan ng baril sa isinagawang mandatory inspection sa mga papasok sa isang sementeryo sa Barangay Santa Ana, San Mateo Rizal noong Undas. Kinilala ang sospek na si Rocky Cabacan. Nakuha sa kanya ang caliber 40 na pistol na wala umanong kaukulang dokumento at isang magazine na may 10 live ammunitions. Nasa kustudiya na ng kapulisan ang sospek at naharap sa kaukulang kaso. Mahigpit naman ang paalala ng mga otoridad sa mga bibisita sa sementeryo na huwag magdala ng mga gamit na ipinagbabawal dalhin gaya ng baril at patalim. Magtatagal ang Oplan Undas 2022 ng pulisya hanggang November 5. Huling namataan ang minomonitor na low pressure area o LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR kaninang alas 3 ng umaga sa layong 140 kilometers southeast ng Davao City. Posible man itong malusaw sa susunod na 12 o 24 oras ayon sa PAGASA. Ngunit nagdadala pa rin ito ng mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Samantala, maninipis na kaulapan ang mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon. Asahan din ang mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot ng localized thunderstorms. Nakaapekto naman ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Quezon at Camarines Provinces. Ngayong darating na weekend, malaking bahagi ng bansa ang makararanas ng maaliwalas na panahon kabilang na ang Calabarzon. Inaasahan bukas o sa mga susunod na araw ang pagbugso ng Northeast Monsoon o Hanging Amihan na magdadala ng malamig na panahon. Umabot na sa 165,061,647 ang kabuang bilang ng naibakuna laban sa COVID-19 sa Pilipinas. Base sa pinakahuling datos mula sa National COVID-19 Vaccination Dashboard ng Department of Health, nasa mahigit 70 million ang nakatanggap ng first dose, habang mahigit 73 million naman ang complete dose at nasa 20,604,431 naman ang booster dose. Sa Maria Clara at Ibarra, Clay, sisisihin ni Sisa sa pagkawala ni na Crispin at Basilio. Alamin yan sa report ni Dayan Lucaliano. Mga kapuso, Biyernes na naman at tiyak na mas kaabang-abang ang mga tagpo mamaya sa Maria Clara at Ibarra. Matutunghayan ang makapigilining ang eksena ni Sisa na lubos na nagdurusa sa pagkawalay sa kanyang dalawang anak na sina Crispin at Basilio. Bumibigay na ang kalusugan ng pobreng ina, kaya naman si Clay to the rescue. Pero si Clay sisisihin ni Sisa sa pagkawala ni na Crispin at Basilio. At ang awayan ni na Clay at Ibarra, huwag palalampasin. Abangan mamaya ang hashtag MCI Nursing Sisa sa GMA Telebabad. Samantala, sa mas tumataas na tensyon sa loob ng Sandbox PH, si Danny hindi mapigilang ma-pressure dahil sa mga problemang hinaharap ng kanyang team. Buti na lang may someone na naniniwala sa kanya. Sino kaya ito? Ikaw, kapuso.
Team Dave o Team Good Boy? Abangan ang hashtag StartupPH mamayang 8:50 ng gabi sa Jimmy Telebabad. Bumisita sa jimmynetwork.com/StartupPH para sa iba pang videos. Dayan Loqueliano, Balitang Southern Tagalog. First leg ng GMA Masterclass The Icon Series, matagumpay na isinagawa sa University of San Jose Recoleto sa Cebu City. Sa unang pagkakataon, GMA Network Incorporated Chief Marketing Officer Lizelle Maralag nagbahagi ng karanasan at life lessons. Narito ang report ni Luan May Rondina. Isinagawa sa Cebu City ang unang leg ng GMA Masterclass The Icon Series. Unang nagbahagi ng kanyang karanasan at nagbigay inspirasyon si GMA Network Chief Marketing Officer Lizelle Maralag na mahigit 20 dekada na sa industriya. Nagpasalamat ang pamunuan ng University of San Jose Recoletos sa pagkakataong matuto ng mga estudyante mula sa isang itinuturing na icon. GMA Masterclass Series is a priceless endeavor. Let us take advantage of the events that will happen today and forward. Si Maralag ang nasa likod ng patuloy na pamamayagpag ng revenue growth at marketing innovations sa lahat ng media platforms ng GMA Network. Binigyang diin ni Maralag ang kahalagahan ng pagiging tapat at mapagkumbaba. So they cannot just entrust you if they don't know you. And which is why I go back to integrity. Okay? Because eventually, if you just keep on doing the right thing, even when nobody's looking, word gets around. Aminado si Maralag na hindi naging madali ang pagsisimula niya sa industriya. I remember when I was younger, syempre, I was the boss, so I couldn't show my emotions to the team. Diba? So, kroyola ko sa asawa ko. But ganun. Inawala mo lahat. But at the end of the day, you just simply have to realize it's not winning or losing, it's the journey. You know, and as I've said, just simply believe. Do your best and God will do the rest. Maliban sa pagiging 2019 Hildegard Individual Awardee for Women in Media and Communication sa ilalim ng advertising category, very relatable din si Maralag sa Gen Z na game na sumagot sa Q&A portion. Who do you stand more in BTS? Who my bias is? Who's your bias? Yoongi, will you marry me? Sa gishare na journey ni Miss Lizelle, it really gave us a new perspective nga dili kay tungod nagkuha mi og journalism maura gyud dapat amo padungan. Pasalamat mi sa GMA nga hopefully napay more activities or mga events just like this kind of event for our comm and marketing students. Inabangan din na mga dumalo ang pagbirit ni The Clash Season 3 Grand Champion at proud Cebuana, Jessica Villarubin. Ayon kay First Vice President and Head for GMA Regional TV and Synergy at Acting Head ng GMA Integrated News, Oliver Victor B. Amoroso, layunin ng GMA Network na makatulong lalo na sa larangan ng komunikasyon. Dagdag pa ni Amoroso na sa pangunguna ni Chairman and CEO Attorney Felipe Algozon, mas mapapaigting pa ang paghahatid ng mga balita at impormasyon sa mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Simula 2018, umabot na sa 14 na syudad sa buong Pilipinas ang inikot ng The GMA Masterclass Series. Sa The Icon Series naman, mas makikilala ng lubusan ang mga personalidad na bihasa at otoridad sa kani-kanilang larangan. Luan Mirondina, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 51 days na lang, Pasko na!
At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.